Hey guys! Hello mga kabuhay! For today's vlog, I'm going to share our small fridge ref or fidgeter, kung ano man tawag nyo doon, and how I clean or organize, and give you some tips na rin para hindi siksikan o mapanisan ka ng pagkain kahit maliit lang ang inyong ref. After kong tanggalin ng mga pagkain sa loob ng ref, sinisimulan ko siyang linisin ng malambot na Scotch Brite para maiwasan ang pangangamoy ng ref. Nililinisan ko siya ng bicarbonate and then inisprayan ko lang siya ng dishwasher soap. And after ko malinis ng ref, tinutuyo ko lang siya ng malinis na pamunas. So, ganito yung hitsura ng ref namin. Basta lang ako siksik ng siksik, lagay ng lagay, kung ano-ano, sama-sama na sila. So, ayun, one day, na-realize ko na gusto ko siyang ayusin and naririn din ako kapag mga siksikan yung mga gamit. And then, ito ang nakatulong sa akin, isang container. Siyempre, thank you IKEA! And ito, dinidivide niya yung bawat pagkain or bawat category ng mga pagkain mo sa ref. Pagdating sa mga gulay, prutas, sinuhugasan ko na rin at ginagayat ko na para makasave ako ng time sa pagluluto. Gumagamit lang ako ng bicarbonate sa paghuhugas nito and diretso Tupperware na silang lahat. O diba? Sana all. Kanina, mas madali ang may container ba, isang higitan lang. And syempre, lagi nyong uunahin ilagay yung malapit ng ma-expire, tandaan, and yung, or kaya yung una nyong kailangan or kakainin. Kagaya nito, favorite ng mga bata yung yogurt. So, ito yung una kong nilagay dito, katabi nung mga yogurt namin. Kasi dahil medyo busy na rin ako, para isang higitan na lang talaga siya. And dito ko nilalagay yung salad or itong insalata kasi siya yung una kong kakainin o unang ihahanda namin. Minsan, hindi ko na siya nilalagyan ng takip kasi nilalagyan ko lang siya ng wet tissue para fresh pa din. And then itong mga orange na to, dito ko rin siya nilalagay para hindi kagad mabulok. Malaking tulong nga itong mga Tupperware na to na isisiksik ko pa itong mga gatas ng mga bata. Hanggang tatlo or apat lang yung binibili namin kasi fresh naman siya and madali lang naman bumili ng gatas dito. So, hindi ako nag-stock ng maraming fresh milk. And dito naman sa baba ng ref namin, dito ko nilalagay yung mga pang juice namin or mga prutas, mga ekstrang gulay, and yung panglagay namin sa sinigang or sa ibang pangputahe. Hindi ako nag-stock ng marami kasi ayoko na nakikitang nabubulok or nasasayang. So, kung ano lang talaga yung kailangan namin sa buong linggo, ayun lang yung nilalagay ko para fresh din and hindi aksaya sa pagkain. Nilalagay yung pang juice namin na apple and sedano. And dito naman, nilagay ko na rin yung mga prutas na kinakain ng mga bata para isang higitan na lang din nila. And malinis na yan, itong fragola at saka itong mga mirtili. Then, nilalabas ko na rin yung mga panglahok sa pasta. And dito sa gilid na to, ito yung natira naming pasta. Meron pa kaming space para dito sa mga tira-tirang ulam.
ito na may lagay ng mga bawang or ng mga sibuyas and luya. And dito sa gilid, dito ko nilalagay yung mga juice and yung mga ganitong mga anik-anik ko na kinakain namin ni Agat. And dito naman sa gilid, usually hindi talaga ako naglalagay ng itlog. Nakita ko lang dun sa mga napanood ko. And nakita ko lang din. So nakigaya na ako. Hindi kasi kami mahilig sa mga chocolate. So ito lang yung chocolate na nasa bahay namin. And fondente pa siya. And ito yung mga uva seca and palaman. Sa sobrang sipag ko, nakagawa ko ng ganito. Talagang nag-effort ako dito kasi ang dami kong time eh. Ang dami kong time. And niloloko ko ng asawa ko kasi para daw pastillas. Baka one day daw makakuha siya ng isa't mapagamala niyang pastillas. Ginawa ko to kasi mahilig kami maglagay ng butter sa tinapay. So, nainis ako dati pag magagayat pa ako, ganito. Parang hassle. So, nakakita ako ng gumagawa niyan. Ginaya ko lang. And then ito naman yung mga kaisa-isang soft drink sa amin na ang umiinom lang minsan pag pupunta dito ay si Papa or kaya asawa ko. And then ito na yung natirang ano namin wine. And usually hindi ko nilalagay sa ref yung wine kasi medyo malamig pa naman sa labay. And then itong ananas or itong pineapple juice. So guys, ganito yung ginagawa ko. Binabalot-balot ko na siya. Para pag nasa labas ako, si Babe na lang yung uutusan ko. Sabihin ko sa kanya, kunin niya yung isang portion ng ganito. Or ng ganitong manok. Or ganitong gulay. Isang lutuan na. Guys, kapag tinanggal nyo kasi sa kahon or sa styro, yung mga karni nyo or yung mga manok, makakasave talaga kayo ng space sa fridge nyo. Ganyang kalalaki yung lagayan nila. Ginaganto ko siya. Ayan. For example, itong giniling, itong mga karne. Ayan. Ganun yung nangyayari. Naisisingit ko siya ng mas madali. So, easy, diba? So, ito yung settings ng ano namin. Maliit na fridge. Ganun lang siya kaliit, guys. Pero, marami na ako nilalagay. For example, ito nga yung manok na inuuna ko yung kung ano yung una namin lulutuin. Siyempre, hindi ko na siya nilagyan ng expiration date kasi this week, ubos na rin to. Binidyo ko na talaga kasi habang may ano pa, pagkain pa kami. So, this, ano, ito yung kaunahan namin. Chicken na mga pakpak pang adobo. Then, ito pang chicken orange. Tapos, sa dulo, yung pang prito. And then, yung isang buong manok. Ayun, nandun siya sa dulo. And then sa taas naman yung mga karne nga, yung meatballs, then ito yung mga pancetta, and then yung giniling, then gulay. And itong mga spinach, sinisiksik ko lang siya sa gitna kasi siya yung ano, kumbaga sa kalagitnaan ng week, yun yung inuulam namin. And pwede pa ako maglagay ng gyatso, ng yellow dito sa, ano, dito sa six sa baba. So, ganyan yung settings ng fridge namin. Maliit lang, pero kasya lahat. Itong, ano to, itong laman na to ay for the whole week lang. Hindi ako naglalagay ng pangmatagalan. Kapag wala na talaga kami pagkain or end up, siguro pag, ano na, Friday na, ubos na talaga to lahat, wala na. So, walang na-aaksayang pagkain sa amin.